Diyan nga daw pinagpala ng may kapal ang bayan ng Puerto Princesa sa Palawan. Kaya naman itinuturing itong habitat para sa biodiversity conservation. Ibig sabihin, protektado ang lugar na ito dahil sa mga bundok nito at mga karagatan na naninirahan at nabubuhay ang kalipunan ng mga hayop at halaman. Sagana rin dito ang mga halaman gamot. Well, ang Palawan kasi, pag tinignan natin, kung tayo tinatawag sa buong mundo na ang pinaka-ikatlong most biodiverse, higit ang na-document na yung 1,500 mga halamang gamot. Sa 10 halamang rekomendado ng Department of Health o DOH, pinakapopular na yata ang ampalaya dahil sa kakayahan nitong makapagbigay lunas sa sakit na diabetes. Kung sobra talaga, sobrang taba mo, sobrang timbang mo, hindi ka nag-exercise, maling mga pagkain kinakain mo, maaari ka na rin magkaroon ng diabetes. Kahit pa ang tulad ni Sister Pilar na pagsisilbi sa Diyos ang napiling bokasyon. Nang malaman niya noong isang taon na mataas ang kanyang blood sugar at posible siyang maging diabetiko, hinanapan niya agad ito ng solusyon. Kasi alam ko na pag diabetic ng isang tao, maaari kang mabulag, maaari kang magkaroon ng mga kidney diseases, maapekto yung puso mo. Kaya para sa akin, I try my best na hindi ako umabot sa ganung level. Malaking tulong din daw ang pagkain ng ampalaya sa pagpapanatiling normal ng blood sugar niya. Kalimitan kasi ginagawa natin sa ampalaya, ginigisa eh. Pero nawawala rin ang bisa noon sa pagluluto. So kailangan talaga medyo raw ang dating noon. At bukod doon, kung kakain tayo ng raw, mas marami. Ang mga halamang gamot na biyaya ng kalikasan tulad ng ampalaya, banaba at luyang dilaw pwede nang araw-arawin sa regular na pag-inom ng kapsulang may mga natural na sangkap nito. Kaya nung sinabing may capsule, ay di, magaling sabi ko. Kasi kung minsan, out of town ako, wala naman ako dito sa bahay, at hindi ako nakapalengke ng ampalaya that day, so iinumin ko na lang yung capsules. Ayon sa mga pananaliksik sa wastong pagkain at dosi ng ampalaya, ito ay makatutulong sa pagtaas ng produksyon ng beta cells ng lapay o pancreas. Bilang resulta, pinagbubuti ang abilidad ng ating katawan na gumawa ng insulin, ang pumipigil sa pagtaas ng blood sugar ng mga diabetiko. Isang taon na, umiinom ako ng Ampalaya Plus. At nakakatulong naman na kokontrol yung levels ng blood sugar ko. Tulad ng pagpapayaman at pangangalaga natin sa ating kapaligiran, mabuti na raw pangalagaan din natin ang ating kalusugan at katawan. Dahil katulad ng ating likas-yaman dito sa Puerto Princesa, ito ay biyaya sa atin ng puong may kapal. Ang diabetes ay lumalala. Wastong pagkain, exercise at Ampalaya Plus ay tumutulong po laban sa diabetes. Ang Ampalaya ay aprobado ng DOH. Huwag pabaya sa diabetes. Uminom ng Ampalaya Plus capsule or tea araw-araw.